Huwag basta-bastang iinom ng antibiotics. Babala ng mga eksperto, ang maling pag-inom nito maaring humantong sa pagkakaroon ng mga drug-resistant bacteria. Ibig sabihin, hindi natatalab ang gamot sa mga mikrobyo, kaya hindi ho kayo gagaling. May report si Maki Pulido. Madalas daw magka-UTI o urinary tract infection si Angela. Pero sa halip na magpunta uli sa doktor, ginagamit na lang niya ang lumang reseta para makabili ng antibiotics. Isa o dalawang araw lang niya iinumin ang antibiotics at kung okay na ang pakiramdam, ititigil na niya ang pag-inom nito. Pagka po nakaramdam na po ako ng kumbaga po relief, okay na po sa akin. Kasi tinutulungan ko na lang po siya ng water treatment. Payo ng mga eksperto, huwag magdoktor-doktoran. Kung may nararamdaman, lalo na ngayong maraming natatakot dahil sa iba't ibang kumakalat na sakit, kailangan pa rin kumonsulta sa doktor. Hindi kasi basta-basta ang antibiotics. Kailangang tamang klase ng antibiotics, tamang dosage, tamang paggamit. Ibig sabihin, kung sinabing inumin mo ng 7 araw, dapat 7 araw. Kung hindi, baka sa susunod, hindi natatalab ang antibiotics sa'yo. Ayon sa Center for Disease Control ng Amerika, sa tuwing umiinom ng antibiotics, karamihan, pero hindi lahat ng bakterya, ay napapatay nito. Ang mga bakterya na nakakaligtas sa gamutan, pwedeng magkakaroon ng kakayanan na gumawa ng mga panlaban o resistance sa gamot. Ang mga bakteryang ito pwedeng dumami at maipasa sa ibang bakterya ang kakayanang lumaban sa ilang uri ng antibiotic. Kaya kapag uminom ng gamot na ito, hindi na siya magiging mabisa. Hindi na gumagana yung first line, second line. So mas morbid po ang epekto sa pasyente, mas mahal din po ang gamutan. Hinay-hinay din sa pag-inom ng antibiotics. Every time you take a course of antibiotics, whether it's rational or not, no, you're adding to the resistance of the bacterial population. May mga tipo na ng antibiotics na hindi na tumatalab sa pneumonia, influenza, acute gastroenteritis, skin infection at UTI. Kaya nga itinuturing ng World Health Organization ang antibiotic resistance na isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan sa buong mundo. E. coli, in the past, we could use amoxicillin or ampicillin, no? Yung E. coli for, that's a common pathogen for urinary tract infections. Ngayon, ang taas na ng resistance, no, more than 80% I think. So now we have to use other drugs instead of amoxicillin. Simple lang daw yan. Kung palakas ng palakas ang klase ng antibiotics na kailangan mo, aabot sa punto na wala ng gamot na pwedeng ibigay sa'yo. Maki Pulido, GMA News.